Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Minsan kailangan ho nating mag-meeting at mag-exchange ng mga confidential information at saka mga ideas. Lalong-lalo na sa panahong ito, may problema tayo sa ignorance of the law dahil ine-encourage na o tinotolerate ng maraming government officials yung ignorance of the law. Ang ignorance dito yung mga nag-i-implement. So ayokong maging biktima kayo ng mga overconfident at saka arrogant mga BIR officials. So ito yung video na para sa inyo at mahinto na ho yung kabulastugan dito sa ating bansa. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Ang topic natin, again, is, excuse me, how to create a Google group for your tax case. Ayan po. So, kung i-invite nyo ako sa inyong Google group, ito po yung aking email address. Ang pag-uusapan ho natin sa araw na to ay may limang bahagi. Number one, paano mag-create, paano magpangalan ng group, paano mag-invite ng members ng group. Ayan po, sulat ko lang ho yung members. And number four is, paano magbigay ng role sa inyong mga member para meron ho kayong nagmo-monitor at nagsusupervise at paano ho maglagay ng subject matter sa inyong group. So, umpisahan ho natin yung pag-aaral natin sa inyong email address. So, halimbawa ho, ganito ho yung email address ho ninyo. Ayan. Papakita ko ho sa inyo yung email address ko. Ayan. Diyan ho sa email address ho ninyo ngayon, may makikita ho kayong, siyam na tuldok. Very important ho yung siyam na tuldok na yan. Malapit ho yan sa taas. So, pindutin nyo lang po yan, mga ka-taxpayer kong mahal. Lalabas na po yung mga icons ng Google. So, makikita nyo ho itong icon na to, nakasulat group. Pindutin nyo ho yan at dadalin ho kayo ng Google doon po sa eto. Ayan. Google. Parehong-pareho ho, di ba? Groups. Create group. So, madali lang po ho. Ito ho yung paraan para mag-create ng group. Katulad ho nito, ito ho yung mga grupo ko. So, example, mag-create ho kayo. Nandito ho kayo sa sarili ninyong email address. Pindutin nyo lang ho yung group, create group. Ayan, dito ho kayo dadalhin. Mapapansin nyo ho rito, may tatlo hong steps na hinire-require kayo ng Google. So, ito na ho yung pagkikreate ng group, yung number one. So, kailangan natin ng group name. Ayan. So, ang group name ho ninyo, halimbawa, ang pangalan ng company nyo, Opti. Okay. At, meron kayong tax case sa 2018. So, i-type nyo ho rito. Ha? Opti. Ayan. 2018. O, nagkaroon na kayo ng group email kagad dito. Tapos, siyempre, lalagay nyo ho rito. Huwag nyo ho pipiliin yan. Ang nakataxpayer.com. Ang pipiliin nyo ho ay yung Google Groups. So, kayo na ho bahalang maglagay ng description dito. Ako, nilalagay kong description. Please drop all PDFs from BIR and to BIR into our Google. Yan ang ginalagay ko usually. Drive. So, after dyan, mapapansin nyo ho rito, external daw. Huwag nyo hong pansinin ito, sinasabi ng Google. Tuloy nyo lang ho, next. So, pagkatapos ho ng next, maglalagay kayo rito, group member, only invited users. Yan ho yung pipiliin nyo. Huwag ho ito, huwag ito, ito. Huwag yung anyone can ask, anyone can join. So, only invited users. Para group who can view conversation, group members, who can post, group members, who can view members, group members. O, yun lang.
So, nasa number 2 of 3 na kayo. Pupunta ngayon kayo sa number 3. Ayun, no? 3 of 3. Group members. Oh, kayo ho yung maglalagay ng group members. Ito ho, huwag nyo hong tatanggalin to. Tama na ho ito. Tama na rin ho itong subscription. Ako yung owner, pero pwede ko mamaya magdagdag ng owner. So, maglagay lang ho tayo ng example. Halimbawa, Guia. Lovely. Add member. O, di i-add ko na. Create group. O, tatanungin ka, captcha. I am not a robot. Suppose, hindi ka naman robot. Create group. Ayan. So, nagka-create na tayo ng group. Ito ngayon yung group. Go to group. Ayan na yung group natin. Naka-create na tayo. Opti. Ayan. 2018. 3 members. Mm-hmm. Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo, paano ba maglagay? Pwede kayong gumawa. Lalo na yung mga taxpayers na gusto hong, huwag ho kayong gumamit ng, hindi ko nare-recommenda yung messenger. Hindi ko nare-recommenda yung iba pang mga type of platforms. So, dito ho tayo sa Google Group. Mas madali ho ito. So, ang susunod ko hong isasabihin sa inyo, paano ba gumawa? Paano yung standard natin sa paggawa ho ng Google Group name? Name ho, name. No, sige, ito ho yung gagamitin ho natin example. Okay? So, sinabi ko, ang unang gagawin nyo is yung taxpayer's name. Ayan ho yung may problema eh. Katulad ho na sinabi ko, of T. Susunod ho yung year. Anong year yung problem niya? Katulad dito, si Opti 2018, meron, ito yung pangalan ng group. Group number 1 or group A. Eh, meron din siyang tax problem sa 2019. Opti 2019. B. So, habang dumadami yung kanyang problem, eh, dumadami ho yung group niya. Kasi iba-iba naman ho yung member ng group, members ng group. At iba-iba ho yung pinag-uusapan. Kaya very important to. Bawat subject na pag-uusapan o year na pag-uusapan, eh iba ho yung gagamitin natin para hindi ho mag-mix yung 2018. For example, sa Opti 2018, hindi ho mag-mix. Yan. Iniiwasan ho natin yung information ng 2019 mag-mix dito. At yung 2018, eh mag-mix naman dito. Ayaw natin yan. X atin yan. Okay? X yan. So, dapat, nandito lahat ng 2018, lahat ng 2019 exchange of communication, nasa 2019. Yun ho yung pinahihiwatig ko. So, ang susunod ho nating pag-uusapan, eh, papaano ba mag-invite? Ayun. So, papaano tayo, sir, mag-i-invite? So, babalik ho tayo rito sa ating grupo. Ayan. For example, pupunta ho kayo dito, palalakihin ko ho. Ayan, meron ho ritong my group, Opti, ayan. Pupunta ho kayo dito, my membership, group setting. O ayan, pwede nyo hong bayleta, pwede kayong welcome, invite users. Ito ho yung una ninyong ginawa eh. So, ang suggestion ko ho dito, huwag nyo na hong baguhin to, except ito ho. Ha? Who can post as a group? Ayan. Ito dadagdag nyo ho riyan. Itong portion na to pagkatapos ng on-off. Okay. Who can moderate group? Members. Who can metadata? Members. Who can post? Members. At saka ito ho. Ayan. Anong gagamitin? Group address. Ayan. Okay. Tapos, saka nyo isa-save. Okay. Save na natin. Who can manage member or group managers? Who can modify custom role? Ayan, group managers. So, yun ho yun. Ngayon, ang tatanggalin ho natin dito, ito hong sino yung pwedeng mag-attach ng files. Ayan, tanggalin nyo ho yan. Only group owners ang pwedeng mag-attach ng files. Kasi po, lahat ng files natin, ilalagay lang ho natin sa Google Drive. Wala ho dito. Para lahat ng files natin, yung mga
pinadala nating letter sa BIR, yung natanggap nating letter sa BIR, nasa isang folder lang ho. Pag-aaralan din ho natin paano gumawa ng Google Drive. Now, natapos na natin yan, isesave na ho natin. Ayan na, nasave na natin. Pagka-save na ho natin yan, pupunta na ho tayo sa pag-i-invite ng group. Nasabi ko na ho sa inyo, paano mag-invite ng member. Andiyan dyan ho ito, membership. So, ang gagamitin, use email. So, type ito, display name. So, pwede nyo hong baguhin yan. Okay? Group setting, tapos na ho tayo rito. Email option. Ang susunod ho natin gagawin is subject. Halimbawa, gagawa na ho tayo ng conversation. Ang problem ho sa conversation, lagi kong naaano, itong subject na to, hindi marunong yung mga tao na mag-standardize ng subject. So, ang topic natin ay standardization ng subject matters. O, papakita ko sa inyo paano ho tayo mag-i-standardize ng subject para hindi ho nakakalito maghanap. Kasi kung pare-pareso yung subject matters natin, madali ho maintindihan ng bawat tao at kahit sino ho gumamit, hindi na ho kayo tatanungin. So, ang example ko ho ng subject matter ay makikita nyo ho rito. Ito. Ayan. Maglalabas pa rin ho ako ng iba't ibang mga subject matter as we go along sa YouTube at saka sa Facebook account ko, ka-taxpayer. Makikita nyo naman dyan, nagro-rotate ito. Ayan, nakikita nyo dyan. Ayan yung mga contact details ko. Ano? So, sir, ano ba yung mga subject matter? O, simple lang. So, paano pag-standardize ng subject matter? Ito po. Ang una ho yung gagawin, subject. Ito ho yun, number one. Number two, year. And number three, pangalan ng taxpayer. Para hindi ho may magkakaroon ng problema sa paghahanap. So, kapag nag-SEO na ho kayo, search engine optimization, nadali hong hihanap. So, ang subject matter natin is LOA, checklist, first notice, LOA, second and final notice, subpoena, duces, tecum, SDT, notice of delinquency, preliminary assessment notice, formal letter of demand, and final decision on disputed assessment. Since ang kaso ay taxable year 2018, ang sulat ho niyan, for example, isusulat nyo na ho. Tapos ang isusulat nyo dito sa mamaya. Tapos number 3, taxpayer. So, ang standard ho natin, subject matter muna, year, ayan, year at taxpayer's name. O paano ginagawa ito, sir? So, pakita ko ho sa inyo kung paano ginagawa. So, magpapagawa na ho tayo ng information. O, halimbawa, sasagutin natin ang FDDA 2018 OPTI. Ayun na. So, communication tungkol sa FDDA. FDDA lang umpisa. Kaya pag nag-search engine optimization tayo, nanap natin, FDDA, lahat ho ng communication tungkol sa FDDA, nasa front na kagad, nasa harapan. So, babasahin mo na ngayon. Kasi para ho, lahat ng tao sa Pilipinas, kailangan ho natin makita yung diagnostic na tinatawag. Ano ba nangyari? Para ma-predict mo yung future o makapunta ka sa future o maintindihan mo yung present. Yun eh. Ang una dapat nating malaman, paano iintindihin yung present? Kailangan natin puntahan yung past. So, kung hindi natin naiintindihan yung past, paano natin maiintindihan yung present? At paano tayo makakapunta sa future? Ganun lang kasimple, sir eh. Ha? Ganun lang kasimple ang paghawak ng kaso, lalo na sa mga tax cases sa BIR. Okay? Kaya nga, pag may nakikipag-meeting sa akin, sinasabi ko, ma'am, gumawa muna kayo ng Google Drive. Sabi kong ganon. Ilagay mo lahat dyan yung files. Kasi, kaya natin nilalagay yung files. Ito yung past. Ito yung present. Ito yung future. Okay.
E paano natin malalaman yung present? Understanding to eh. Oh. Kung hindi natin babalikan yung past. Ganyan ho eh. We have to understand yung past to understand also the present. So, para naman tayo makapag-predict ng future, ayan, eto ho ang gagawin natin. Magko-concentrate tayo sa present. Ayan, sinabi ko na ho sa inyo na ang BIR is predictable. So, kung nakikinig sa akin yung mga nakikipag-contact, nakikipag-usap sa akin, please, gumawa ho kayo ng Google Group. At kung gusto nyo ho akong maging owner or manager ng Google Group nyo, ganito po ang gagawin ninyo. Okay. So, andito na ho tayo. So, pag nandito tayo sa membership setting, halimbawa, nagpadala na ako, uburahin ko muna to. Okay. Halimbawa, punta muna ako dito. Ayan. Punta ako sa 2014. Eh, meron ditong 2014. Pupunta ako dito ngayon sa member. Tingnan nyo. Dito, no? Nandiyan na ngayon ako sa aking 2014. May limang members. Pupunta ako dito sa people member. Diyan sa people member, may makikita kang role. Ayan, no? Limbawa, si Guia. Oh, member lang siya. Si Guia ay member lang siya. Gagamitin ko ngayon siya as owner. Oh, ganun po ang pagbabago ng ano ng ownership. Oh, si Lenlen gagawin ko siya as owner. Oh, si Lovely gagawin ko siya as owner. So pwede gawin niyo pag ako po si Sonia, ayan, gagawin ko siyang manager, for example. So ganun ho, dito ho kayo pupunta sa people member. Ang gagawin nyo ho, kapag ako po ay kinontak ninyo through Google Group, gagawin nyo ho akong owner. Aliwanag ho yan. Owner po yung gagawin nyo sa akin. At naipakita ko na ho kanina sa inyo, anong email address ang gagamitin nyo sa akin. Sa umpisa pa lang ng video to. So, sana sundin ho ninyo itong ginagamit kong sistema. Para ho sa mga sistema rin ho ninyo sa inyong mga kliyente. At huwag na ho kayong gumamit ng sangkatutak na mga platforms. Google Group na lang po. Total, meron na ho kayong email address ng Gmail. At yung mga wala pa hong address sa Gmail, please gumawa ho kayo ng address sa Gmail. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, abangan ho ninyo yung susunod kong video at para maintindihan ho ninyo yung aking sinasabi po rito. May video din ho ako para sa prepaid BIR deficiency tax reduction techniques. Kung gusto po ninyong bumili ng templates, available din po yan. Marami pong salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.